Iligan City, bantay sarado. Hindi lang Marawi Siege ang iniintindi ngayon ng puwersa ng pamahalaan kung hindi maging ang katabing lungsod nito na Iligan City. Ito'y matapos magbanta ang mga rebelding grupo na isusunod na nila ang Iligan matapos nilang sirain at guluhin ang mga nananahimik na residente sa Marawi. Kung ano ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa posibleng pag-atake ng Maute Group at kung may katotohanan nga ba ang bantang ito? Alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Ramdam na sa Iligan ang matinding seguridad sa harap ng impormasyong plano rin itong atakehin ng Maute. Nagkalat ngayon ang checkpoint sa lungsod para masiguro na hindi makalulusot dito ang mga miyembro ng Maute o mga terorista. Sinabi ni Iligan City Chief Information Center, Jose Pantoja, na nakipag-ugnayan na ang pamahalang lokal sa civilian volunteers kabilang ang mga lisensyadong may baril na maging alerto sa posibleng pag-atake. Binanggit ni Pantoja na kumalat din sa lungsod ang impormasyong may 300 armadong kalalakihang namataan sa bayan ng Tagalongan. Ang Iligan na may layong 38 kilometro mula sa Marawi City. Naglipa na ngayon ang fake news o hindi totoong balita na kumakalat sa pamagitan ng social media, dahilan para umapila ang mga otoridad sa netizen na maging mapanuri sa ipinapasang impormasyon. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia. Naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.